Ano ang misyon na pinagkalob sa iyo ng Diyos? Papayapang araw ng Miyerkules, minamahal kong kapanalig. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Nasa kalimang araw na tayo ng ating pagnonobena para sa Pasko. At ilang tulog na lang, Pasko na! Samahan natin si Maria sa magkahalong tuwa at takot na naramdaman sa ibinalita sa kanya ng anghel sa ating mabuting balita ngayon. Sa ika-anim na buwan, isinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambayanan ni David, at Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya. Sumasa iyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloob ang Diyos para sa iyo. At ngayon maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Talagang ang walang katapusan ang kanyang paghahari." "Paanong mangyayari ito? Gayong hindi ako ginagalaw ng lalaki." "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos. At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, at nasa ika-anim na buwan na siyang itinuturing na baog. Walang ang imposible sa Diyos." "Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Nagulihimanan si Maria sa bati ng anghel sa kanya. Paano nga naman siya magdadalang tao gayong wala naman siyang relasyon sa isang lalaki? Pero dahil ang puso't kalooban ni Maria ay bukas sa grasya ng Panginoong Diyos, buong kababa ang loob niyang tinanggap ang paliwanag ng anghel kung paano mangyayari ang mga bagay na ipinihiwatig nito. Mga kapanalig, si Maria ay pinagkalooban ng Panginoong Diyos ng pinakadakilang misyon sa buong salibutan. At ito ay ang maging ina ng manunubos. Isang natatangi at maluwalhating bukasyon. Hindi ininais ni Maria na maging ina ng Mesiyas, ni hindi man lang sumagi sa kanyang isipan ang bagay na ito. Sa halip, ang tanging laman ng kanyang puso't isipan ay ang ipagkaloob ang kanyang sarili sa Panginoon, ang kanyang pagkabirhen, at paglingkuran ng Diyos magpakailanman. Kapanalig, lahat tayo ay may misyon at bahaging dapat gampanan sa gawaing pagtubos ng Diyos. Meron ba tayong kapasidad na pakinggan ang tinig ng Diyos ng buong kababaang loob na katulad ni Maria? Ano ang misyon na pinagkaloob sa iyo ng Diyos? Ano sa palagay mo ang nais ng Diyos na gawin mo sa iyong buhay? Saan ka tinatawag ng Diyos upang siya'y pagsilbihan? Ano man ang tawag sa iyo ng Diyos, ano man gawain ang pinagkatiwala niya sa iyo na dapat mong gampanan, ito ay isang tungkuling ibinigay lamang para sa iyo at tanging sa iyo lamang. Huwag mag-atubiling tanggapin ito. Ibigay ang iyong sarili ng buong pagtatalaga sa anumang misyong tinanggap mo sa Diyos, at hayaang siya ang gumawa ng mga dakilang bagay sa pamamagitan mo. Kapanalig, tularan natin ang ating inang Maria. Buksan ang ating puso't isipan sa grasya ng Diyos, at buong kababang loob nating bigkasin, maganap nawa sa akin
ayon sa iyong salita. Mga kapanalig, support Pauline's Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang salita ng Diyos ating dasalin at pagnilayan upang paglalakbay natin ngayong panahon ng Adbiyento'y magabayan, maging mabunga at makahulugan.